Bago natin panoorin to, I will tell you first what happened here para mas maintindihan nyo maigi. Okay, yung nangyari dito, dinilit ni boyfriend yung kanyang sariling Facebook account dahil bukod sa nagkaroon sila ng away about this, I work related din daw. So, ang ginawa nitong si girlfriend ay sinurprise niya itong boyfriend niya at ni-retrieve niya ulit yung account ni boyfriend kasi nga daw, ang dahilan niya, eh marami silang memories doon at mga pictures. Akala daw niya matutuwa si boyfriend doon sa ginawa niya, no? Pero it's the other way around. Lalong nagalit dahil bakit daw niya pinapakilaman yung phone at old Facebook account niya? Lul, pakilamera. Pong. Video ka pa po. Pakilamera kang hayop ka. Ano mo ba? O girlfriend mo ako, diba? Hindi na kasi yung password dito. Anong password dito? Pinalitan mo. Kapal ang mukha niya ito. Eh, kisama ako kayo. Change 6 minutes ago. Ha? Ang galing mo, no? Upal ka. Ito. Ngayon, ang tanong ni girl ay, bakit parang lalamunin niya ako the way he acts? At nakakapangliit kung gaano niya ako murahin. Valid ba yung reasons niya na dinilit yung Facebook niya because of work? Or baka may tinatago? Or baka naman may pinoprotektahan? Privacy daw niya yun. Ha ha ha. Nag-girlfriend ka pa. Clear ko lang din ha. Hindi ka dating ganyan. Tapos ngayon, bigla kang nagkaroon ng privacy. Friends lag. Here's my take on this. Ha? Bullying on any level is not okay. At kung may partner kayo na ganito kung kayo tatutuhin kapag nagagalit, eh nako. End the relationship ASAP, no? Kasi girlfriend ka pa nga lang, ganyan na yung ginagawa sa iyo, paano pa kung naging asawa ka? So tingin ko din dito sa lalaki, no, pinipigilan niya na sobra yung sarili niya. Na hindi niya mapagbuhatan ng kamay yung girlfriend niya, kaya dinaan na lang niya sa mga mura at sa mga astang ganyan. Pero ang tanong, hanggang kailan niya mapipigilan yung sarili niya? Mga ting, huwag niyo lang antayin na maging black and blue ang kulay niyo bago kayo matauhan. End it now. Now na. At huwag naman sanang dumating pa sa punto na paglamayan kayo. Stop wasting your time sa mga lalaking abusive. Kasi napaka-unhealthy, toxic, at very dangerous. For your own good and peace of mind, run. Run. No, as fast as you can. Leave that. Okay, para naman sa concern ni girlfriend about sa privacy thingy, here's my opinion dito. Okay. Ang malaking parte ng relationship ay dapat nandoon yung tiwala natin, 'di ba? At hindi porket boyfriend, girlfriend or asawa ka pa ay mandatory na dapat agad na alam niyo yung password ng isa't isa. For me, it's a big turn off kung ide-demand ka or ikaw ang magde-demand na kunin yung password ng partner mo kasi it's very controlling. But if willingly you want to give your password to your partner, kung ikaw mismo ang nagkusang ibigay ito at gusto mong ibigay sa kanya, no? Then it's okay. No, but you have to realize na tinatanggalan mo yung sarili mo ng iyong personal space. Clear? Kasi single ka man or may asawa, entitled tayo sa ating privacy. Karapatan natin yun, no? And privacy doesn't equate to secrecy. Example, I am not talking much about my personal life here in social media, but it doesn't mean that I'm keeping it a secret. Magkaiba yun.
Kasi we are all entitled to our own privacy, diba? At dapat, hindi mawala yon kahit may asawa ka pa. Like, ano yun? Uy, gusto ko nakasarado yung pinto ng banyo habang naliligo ako. Or dumudumi ako, hello? Diba? We all need our own space. No, not just physically, but more of mentally. And if you need to prove yourself time and time again sa partner mo that you can be trusted, then it's not healthy at all. Kaya don't be with someone that is so insecure that he thinks that he needs your password to everything. No. 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 Now, kung meron kang trust issues dahil may nagawa siya in the past or nag-cheat siya, kumbaga eh may trauma ka na, then ikaw ang may problema. Because why would you be with someone na hindi mo na kayang pagkatiwalaan? Hindi sapat na rason na, oh, I love him at ayoko masira yung pamilya namin. Kasi, that reasoning, in the end, dun din babagsak yung relasyon nyo. Ulitin ko, if you've been cheated on, or may trust issues ka, you need help. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng counseling kasi broken ka pa. Alam nyo ba ha, na ang dami ko rin na-encounter na mga OFW na mayroong mga karelasyon na ibang lahi na alam yung kanilang mga social media passwords. So ang siste, pinagdi-delete yung mga pictures nila at binlock pa yung ibang friends nila ha. Yung jowa na nila, yung nag-take over dun sa account nila, pinalitan pa yung password nila. O sila yung hindi makalogin ngayon. Tapos nung binlockmail sila, doon pinagpo-post yung kanilang mga malalaswang pictures, videos, o ayun. Sure ball, nakita ng kanilang buong pamilya. Diba? Ito lang yan eh. Ito lang ang ilagay nyo sa mga isip nyo, no? Ang tao, kahit bantay sarado mo pa yan, kung gustong magloko, eh gagawa at gagawa yan ng paraan. Hindi mo mapipigilan yan. Useless yung ginagawa mong panggugwardya, no? Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Kasi kung wala ka talagang tiwala sa partner mo, no? Huwag ka na makipagrelasyon. Period.